Hey everyone, it's me again, Will Chimpley, and today I'm gonna be showing you how to cook or how to make gourmet bangus or bangus sardines. At eto na po ang mga sangkat sa paggawa ng gourmet bangus. Of course, we need bangus, olive oil, carrot, chilies, onion, garlic, bay leaf, pepper, a mixture of soy sauce and oyster sauce, vinegar, salt, sugar. At the end of this video, ipapakita ko po ang kompletong ingredients. So, let's start to clean our bangus. First, we need to cut it into 3, depende po sa size ng inyong bangus at size ng jar na paglalagyan ng inyong bangus. Hindi na po natin kailangan tanggalin ang kaliskis dahil lalambot po ito, as well as yung head at mga tinik ng ating bangus. Lalambot po lahat yan dahil sardines ang ating gagawin. So tanggalin lang natin yung mga paliktik para magandang tignan. Linisin po natin mabuti ang loob ng tiyan. Tanggalin ang mga laman loob. You can use hand gloves while cleaning your bangus. Tanggalin din po natin yung hasang sa loob ng ulo ng bangus. So let's just continue the process until all our bangus are cleaned. After slicing and cleaning, wash bangus thoroughly into running water. Gusto kong running water yung paraan ng paglilinis ko ng bangus para hindi pa ulit-ulit at para hindi pa balik-balik yung mga dumi na gusto nating tanggalin sa bangus. Kapag running water, kahit once lang natin itong hugasan kasi ibabrine pa natin ito. So sa isang malaking bowl, maglagay tayo ng tubig at asin. So I'm using here 1 cup of sea salt. Yan, i-mix lang natin hanggang sa matunaw ang asin. Yan, so ibabad lang po natin yung ating nilinis na bangus for 20 minutes. This is called the brining method. So, iwanan lang po natin ang bangus sa bowl na may asin at tubig. Make sure na nakalubog silang lahat in 20 minutes. So, while waiting, ihanda na natin ang ating carrot at iba pang mga ingredients. So, i-cut lang natin yung ating carrot and make a flower design. Yan.
Huwag masyadong maninipis para hindi po malusaw ang ating carrot. Para mas madali natin itong ilagay sa jar, lalong-lalo na kung pangbenta ang gagawin natin. Ang susunod naman ay ang ating sibuyas. Ganon din ang ating sibuyas. Huwag masyadong liitan yung slice. So it's 20 minutes now. Hanguin na natin ang ating bangus sa ating brining solution. I-drain lang natin ang tubig na may asin at hugasang mabuti ang mga bangus. Again, running water ulit ang paraan ng paghuhugas para once lang natin hugasan ang ating bangus. Ayan, maganda na yung kulay ng ating bangus, nawala na yung mga dugo-dugo na nakakapit sa karne ng bangus. I-drain lang natin hanggang sa tumulo lahat ng tubig na nakakapit sa ating bangus. So now, ipapakita ko sa inyo kung paano ang tamang paraan ng pagsasalansan ng ating mga bangus at ingredients sa loob ng pressure cooker. So, itong pressure cooker na gamit ko ay medyo malalim dahil ginagamit ko ito sa lahat ng aking mga niluluto like bulalo. Ayan. You can use any type of pressure cooker. So, maglagay lang muna tayo ng kaunti ng ating bay leaf, pepper, at carrots, olives and garlic din, and then yung ating onions. Ayan, yung tamang may lalapagan lang yung ating bangus para hindi dumikit sa ilalim ng pressure cooker. Ganon din yung bangus, isalansan nating mabuti, isang layer lang siya, and then carrots again, olives, garlic, onion. Ganon din sa ating salt and sugar. Maglagay tayo ng pakunti-kunti in every layer. Ayan. This is to make sure na yung ating mga bangus ay hindi magkakadikit-dikit. Kapag inilagay na natin ito sa jar, hindi matutuklap yung mga kaliskis ng or balat ng bangus. Kaya kailangan natin siyang i-layer. Kailangan may mga carrots and at iba pang ingredients sa pagitan ng mga bangus. Ayan. So, mine is 3 layers. Ganon din yung ating mga asin, sugar, and pepper. Kailangan naka-layer din para lahat ng layer ay may lasa. So, sa huli, ilagay natin ang oyster sauce and soy sauce. At sa ibabaw naman yung sili, vinegar. At ngayon, ilagay na natin yung ating olive oil. Thank you.
So, wag natin masyadong ilubog yung mga bangus para hindi sayang yung ating olive oil. So, ganyan lang, pantay lang sa mga bangus kasi pag naluto na yan, bababa na yung mga bangus at mga iba pang mga ingredients. And I just added a half of cup of water para po hindi maiwasang masunog yung ating bangus. Ayan, so takpan na natin. Ilak natin mabuti ang ating pressure cooker para sa ating safety. So, at the beginning, high fire muna. At pagkatapos mag-whistle ng ating pressure cooker, saka natin hinaan to medium fire. At lutuin natin ito ng 1.5 hour. So guys, welcome back. Ito na po yung ating gourmet bangus na palamig na natin ng 6 hours. And ready to jar na siya. Ito po yung ating jars. I have here 500 ml na jar. So, yung isang bangus, I cut it into 3, diba? So, I'm gonna put one bangus in one jar. So, 3 slices. Meron head, body, and tail. Para saktong isang buo sa isang jar yung isang bangus. So, let's get started. Ganda ng kulay ng ating bangus. So, this is how it looks like. So, first, kailangan ko lang tanggalin yung oil para madali nating kunin yung mga bangus. So, dahan-dahan. Lagay natin yung oil sa isang bowl. Ayan. Just be very careful dahil yung ating mga bangus ay napakalambot na. So, ayaw natin madurog. Ayan. Almost. Ito yung ating oil. So, maglalagay muna tayo ng mga bangus sa jar. Vegetables sa ilalim, carrots, more carrots, so ayan, garlic, and of course yung ating olives. Ang sarap yung whole olives. Yeah, so konti lang muna and then ilagay natin yung head. Nailagay na. And then, later na natin ilagay yung oil dahil baka meron tayong matirang mga carrots and olives. So, papatong-patong natin sa ibabaw later tsaka natin lagyan ng oil.
ngayon tatakpan na po natin isa-isa ang ating jars. Finished product, gourmet bangus. So, pwede nyo po itong gawing negosyo or pang-stock sa bahay, pang-ulam, or pwede nyo rin po itong gawing pang-giveaways. Yan. Or pang-regalo ngayong darating na Pasko. So, takpan lang natin and then lalagyan natin ng seal ating mga jars. So here's the complete ingredients for our gourmet bangus or bangus sardines. I hope you guys enjoyed the video. Don't forget to subscribe and see you again soon.